What's up guys, it's Greg here again and this is another special video with one of my friends in sa community. Again, welcome natin ulit, Miles. Ayan, from Ako Miles. Hi guys, thanks for having me here again. Siyempre naman. Ito na pag-usapan na namin, no, kasi masasayang magkasama. Sa di ba alam niyo naman na parang ang tawag sa kanya is the Aqua Di Jo, Mr. Aqua Di Jo, di ba? So nakita niyo naman sa table namin, 9 variants of Aqua Di Jo. Pag-isipan namin, wala pang gumagawa ng ganong video. So baka meron sa inyong mahilig na sa Aqua Di Jo or parang have plans to buy Aqua Di Jo in the future, so at least meron tayong mabigay na option sa kanila. Tsaka para gusto rin namin ma-share kung ano sila isa-isa kasi yung iba hindi nila talaga alam. Normally alam lang nila Profumo or yung itong OG and Profondo. Yan yung tatlong ano madalas na try na ng mga ibang fragrances. Oo. Actually ako sabi ko nga kaya gusto ko itong gawin kasi hindi ko rin to na I mean alam ko lahat ng scents niya, na-try ko na silang lahat pero hindi ko matandaan eh kasi halos, di ba? So tutulungan tayo ng itong kaibigan natin para at least ma differentiate natin yung mga scents. All right. So paano ba sasimulan to? Saan mo gusto mong simula? Siguro maganda sa OG tayo muna. Sa OG tayo muna. OG. So the OG Aqua Di Jo EDT. Ano ba to? 1990s? 1996. 4 years old lang ako noon. Meron ang Aqua Di Jo, di ba? Pero hanggang ngayon, sobrang solid pa rin. Sobrang timeless pa rin ito. Parang hanggang ngayon, bagay na bagay pa din siya kahit sinong gumamit eh. Tsaka of all ages pwede. Yes, no? Oo. Sobrang fresh niya. Dito, ito rin yung una nag-introduce sa akin sa aquatic scent. Yung parang yung sinasabi ng iba yung parang medyo may maalat. Di ba? Na hindi talaga siya maalat pero madidistinguish mo siya eh, yung alat na. Yes. Ang problem ko lang sa Aqua Di Jo ngayon is ano eh, hindi na rin siya ganun ka-long lasting kaysa sa dati. Hindi na. Iba. So ito, actually pang ano to, pang very versatile. Kahit sino pwede gumamit ito from teenagers, you know, 20s, 30s, 40s. Kahit nga mga tatay natin pwede gamitin to eh. Classic kasi talaga siya. Sabi nga ng iba pang tito siya kasi kumbaga no 1996 pa siya pero sa ngayon para sa akin pwede to sa student, pwede siya sa mga bata. Ito pa rin ang patok sa ano eh. Actually even sa TikTok, ito pa rin siya sa mga parang best-selling na scents eh. Tsaka yan yung nag-stick sa mind din ako, anong amoy ng Aqua Di Jo? Yan talaga. Yan yung DNA ng Aqua Di Jo. True. Citrus based siya na medyo yung aquatic na may konting tamis lang, alam mo yun. Sobrang airy nung scent niya. So, ang bango lang. Sobrang pag ginamit mo siya, parang refreshing lang talaga. Mm-mm. Anong sunod natin? Ang sunod natin, gusto kong pagsunod-sunod rin yung year nila. Oh, sige. Yan, hindi ko alam yan. Siya nasang bahala dyan. Ang next na lumabas is yung Essenza. Ah, talaga? Yan. Ah, okay. Discontinued rare. Tsaka ito yung unang nagkaroon ng metal plate sa ilalim. Sige. At tsaka magnetic cap. Sige, try natin. Actually, na-try ko to once. Hindi ko lang matandaan. Pero parang sinasabi nila, parang this is one of the best variants eh. Sige, tingnan natin kung bakit. Yeah. Ah. Di ba, no? Iba? Parang mas aromatic siya eh. Aromatic, tapos naging rich siya. Para siyang Aqua Di Jo na nagkalaman. Yun, nagkamasel. Parang nag-gym. Oo eh, nagkalaman. Fresh pa din, alam mo yun, pero... Kumbaga parang biglang pwede na siya sa date night, sa night out, and office pang-formal. Scent pwede rin, o parang scent, mas naging ano siya, elevated yung scent niya. Kumbaga nagbinata, parang ganun, nag-mature. Nag-mature, oo. Kung yung isa pang teen, pwedeng pang teen, ito parang nagka-jowa na. Medyo nag-mature na. Kaya dyan ka gusto sa mga ganyan. Nagka-girlfriend. Nagka-girlfriend yan. Nagka-jowa na. Na-maintain naman niya yung DNA ng OG, pero mas maraming aromatics. Yes. Sobrang nice, ha? Oo nga pala, ano pala score mo dyan? No? Shout out sa Fragrance Unlimited GC, yung isang member doon naging mentor ko siya sa ADG. Ooh. Actually, some of these, mga apat siguro galing sa kanya, nag-retire na siya. Shout out, Nudge Dumasil. Ah, si Nudge! Si Nudge. Okay, magkakilala lang kami sa group lang, pero hindi pa kami nag-uusap. Yun. So, gusto niyang ipasa sa akin yung ano niya, yung collection niya. Next natin. Teka, siguro ako mag-score kasi sa iyo to eh. Iscoran ko. Yung ito, anong ito siguro ang score ko muna dito dahil price, scent, performance, siguro mga 7. 7 out of 10. Kung malakas-lakas, okay pa eh. Pero ito, matindi to. Grabe yan. Pwede mo yan sa top 10 mo. Mga easy best 9. Of all time. Easy 9. Gano'ng katagal to? Performance? Ay, ano yan? 8 to 10 yan. Oh? Mm-mm. 8 to 10. Talaga? Malakas sa akin yan. Wala pang habit yun, guys. Ha? Wala pang habit yun. Habit masquerade. Buy my fragrance pag available na. Oh. Yan.
Siguro, hindi ko alam performance eh. So, siguro 9 muna. Mm-hmm. Scent-wise, 9. Tsaka, ang ganda na quality. Ganda. Oo. Collector's item talaga. Sige, 9 sa akin si Essenza. Next, so 2012, eto na yun, guys. Talaga? Mm-mm. Pansinin mo, sila yung magkasunod na year na may metal plate. Oh. Pero hindi ko alam kung ba't di nila tinuloy-tuloy. Feeling ko dahil special sila. So, Profumo, eto, alam na ng lahat. So, we have EDT, we have EDP, OD Parfum, mm-hmm. then Parfum Concentration. Hindi ko alam kung ano language to eh, pero Profumo mm-hmm. basically is Parfum. So, that's ranging from, what, 25 to 30% all concentration. Yeah. So, this is basically this one, but with added incense and patchouli. Yes, so, yung scent ng incense tsaka ng patchouli, may pagka parang smoky siya. Mm-hmm. Tapos, patchouli is an earthy note. So, may pagka parang naging extra masculine. Naging extra mysterious yung scent niya. Mm-hmm. Parang bote niya. Di ba? Naging dark. Mm-hmm. So, parang fresh yet dark scent siya. Parang serious yung dating. Yeah. Ito na yung parang naka-jacket suit. Parang ganyan. Yun, ito na yung itsura niya. Ang galing din ang ginawa nila dyan eh. Kasi hindi mo iisipin na ang aquatic scent or fresh scent ay kayang gawing pang formal. Di ba? Mm. Dapat pang summer lang. Correct. Pang everyday use. Naging strict. Ganun. Naging strict yung scent niya eh. Galing. Tsaka ito yung sikat na sinasabi nila na may naaamoy daw silang... Pwede ba sa YouTube yun? Yung amoy tae? Pwede. Parang may amoy tae daw. Yan hindi ko maintindihan sa mga tao. Hindi amoy laway, amoy tae, amoy ihi. Ano ba naman yan? Come on na daw. Come on, man. Ang explanation ng isang YouTuber na sinasabi sa amoy tae, isa amoy ano, para daw amoy tae ng kalabaw sa bukid. Alam mo yung vibes na mahangin sa bukid. Oo, yun. Yung mahangin sa bukid, tapos parang may halong tae ng kalabaw na fresh. Pero ako hindi ko naamoy. Bro, what are you talking about, man? Yan, hindi ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan yan. Yung ipis, di ko maamoy. Sa BDC. Hindi ko rin maamoy. I think dahil kasi may patchouli siya. Patchouli siguro. Is a green earthy note eh. Baka doon nila nakukuha. Baka hindi lang sila sanay. Ako personally, okay sa akin to. Sabi ko nga, this is one of those scents na hindi ko naman talaga naging favorite. Mm-hmm. Pero bihira kasi ako mag-ulit ng scent ng araw-araw. Totoo. Pero for some reason, nagawa ko siyang ulit-ulit ng mga 3 to 4 days. Sarap eh, no? Masarap lang siya gamitin eh. So, kung meron naghaharap sa inyo ng medyo parang upscale, medyo kind of formal scent na ng Acqua di Gio DNA, si Profumo talaga yan. Although parang discontinued pa rin yata ito eh. Ito na, nararamdaman na natin yung pagka-discontinued na. O, medyo mahirap pa siyang hanapin. Pero kahit online. Pa siya, available pa ba siya sa retail? Wala na sa Rustans, wala na siya talaga. Hindi na ako nakano. Pero sa online, meron pa rin yung mga nakapag-gatekeep na madami. Meron pa din. Tsaka maganda rin performance siya for a freshie. Nakatulong yung parang extra darkness. Parang mga 7-8 hours sa akin to. So, ayos. Alright. Wala pang habit yun, ha? Wala pang habit. Yes. Next sige, natin. Ang next na is 2018. Yan ang gusto ko ito. Nag-research talaga. Hindi ko nga ginawa yan. Oh. ADG Absolu. Absolu, okay. Ayan. Ito gusto ko to. Ito, kung, isa sa mga paborito ko rin to. Actually. Kasi ano siya, sweet siya. Aqua di Gio siya, pero sweet. So, parang sa umpisa nung una ko na ito na-try, sa duty free, akala ko, Invictus na naman. Pero hindi naman. May pagka lang kasi medyo sweet siya. Kung alam niyo yung amoy ng Invictus na parang aquatic scent din siya pero medyo sweet. Tapos pwede siyang pang date night. Ah, pang pwede. Close encounter kasi, siya. Oo, kasi sweet scent siya. Nung kausap mo na yung jowa mo, magkalapit kayo. Spicy meat. Yeah, boy. Yun, ganun yung mga pang- bakit hindi ba siya masyadong malakas? Hindi masyado. Ah, okay. Hindi so close masyado. Encounters. Date pang night nga ito. Or date, lunch date. Hindi man laging gabi. Kasi fresh date. Pa rin siya eh. Pwede siya daytime, nighttime. Mm-mm. Malamig, mainit, pwede siya. Discontinued rin though? Mm-mm. Ay! Hindi, meron pa. Ah, meron? Meron pa. Sa ayan. SM, meron pa yan. Marami rin may gusto niyan mga fragrance yung sabi nila sa akin. Mm. Wait, di naman ako nag-rank. Ito pala. Ah, yan. Ano? 9? No? 8.5 siguro. Mm-mm. Mas okay sa akin yung Essenza. 8.5 out of 10 scent-wise. Absolu sa akin, mga 9 din. Mayroon ko sa sweet scents eh. Next natin. So, 2019. Doon na lumabas yung... flanker ng flanker. Kumbaga ito, flanker nito, di ba? So nagka-flanker pa ulit siya. Flanker pa to. Ito na. Na siya. Absolu Instinct. Oh. Ay, ito yung grabe. Ito yung, ano to, special blend ba to? Hindi yan special blend. Yung pala yung kulang ko, guys, pero mamaya ko kwento. Ganda nito. Ganda ng kulay niya, ibang-iba. Amuyin mo. Hindi mo pa naamuyin, ano? Hindi pa yata. Oh. Di ba? So medyo iba na yung scent nito iba na yung sa character niya. OG. No, sa DNA ng Acqua di Gio, medyo inilayo na nila. Resinous na to, medyo may pagka-spicy. Nice.
2009. So mga parang mga siguro 50% DNA pero yung 50% ibang character. Yung iba, mao. Hindi na. Galing hindi ko na masyado maamoy. Hindi ako nagkakamali, yan na yung May pagka-woody. Yan na yung gusto nilang iano sa elixir, sa Savage elixir, mga ganun level ng mga ano, nice. Na character. Oo nga, parang may ayon o may pagka-amber nga siya. Kaya pala may pagka ano, oriental ang dating. Absolutely. Galing. Ito medyo ano na to? How do I say this? Medyo mas pang experience siguro. Kasi not for everyone. Oh, hindi siya. Parang pag galing ba ako pinag-compare to sa mga medyo newbie ganyan, feeling ko dito pupunta. Ito medyo mas experience ano. Na kasi may konting maturity na siya. Oo. Favorite ko to gamitin sa formal. Bango? Suit and tie ako. Kakaiba, no? Ito gusto ko. Yan ang gusto ko. May konting extra sipa eh. Na hindi na common eh. Yan ang ano. 9.5. Uy, nagustuhan. 9.5. Iba eh. Galing. Tsaka wala na to? Wala na. Discontinued ba yan? Na rin yan. Kaya nga halos ano-ano ko lang gamitin. Wala palang kwento itong ginagawa natin. Next natin ay ito na lumabas yung pinaka sikat na bangsa. Okay. Profondo. Yeah. Ano yung guys yung dento kalahati. Gamit na gamit ha. So itong si Profondo naman is para lang din siyang OG na regular Apodidio. Pero may pagka metallic, may pagka minerally. Hindi ko alam paano ba i-explain yan. Para siyang metallic eh. Hindi. Wow. Medyo blue actually. Blue. Medyo blue. Fresh blue. Aquatic siya pero blue marine. Diyan ako nakakuha ng compliment sa biyanan ko na may hika na allergic. Sa kahit ano. Nung naamoy niya sa akin yan, sabi niya, ang bango nun ah. Para sa isang may ano, allergic siya, may tapos ano pa siya, may hika. Ayaw niya sa mga matatapang na pabango. Tapos nung sinabi niya yun, kinilig ako parang, uy, syempre bayanan yun eh, di ba? Bango-bango siya. Performance siya medyo mahina sa akin to. 4 hours na sa akin to eh. 4 to 5 or 6 umaabot siya. Pagka medyo dinamihan ko. Mga 8 out of 10 siguro. Bango naman talaga pero bango. Medyo bitin lang sa performance. Next natin, 2020 yan ano? Yes, 2021. Ito na naman, flanker of the flanker. Profondo lights. Sige. Yan, gusto ko yan. Nakahiram ako ng ganitong bottle before kay Migo eh. Shout out medyo ano yan. Green, brighter, profondo. Yeah. Parang ganito siya pero may konting greenness. Tapos may konting extra sweetness. Kumbaga ito kalmadong freshness eh. Chill lang eh. Ito, boom! Medyo sumabog ng kaunti. Sarap, grabe. Tsaka yan ang pinakagusto kong bote. Oh, anong ganda? Gradient, ganda. Blue, ganda. Mm-mm. Tsaka abangan nyo guys yung mga bagong design ng bottles ng Apodidio. Ano siya, frost na gradient, ang gaganda. Ibabaguhin na nila lahat. Talaga? Mm-mm. Naglabas ng news na. Close siya kay Alberto. Katext ko kanina. Sige, sa akin, anong rate mo dyan? 8.5. Labang na konti sa Apodidio. Next natin, 2022 EDP. Ito, pinaka, ako naaasiman ako dito pero mabango eh. Grabe yung citrus dito. Yan, ang ganda. EDP, Eau de Parfum. So, parang yung ginawa nila, after all those flankers na pinakita namin sa ito, tsaka lang ito sinundan talaga ng diretso. Kasi di ba, this is EDP. EDP. Eau de Parfum. So, this is parang the older brother naman. Mm. No, younger brother naman ito. So, basically, parang ito siya with extra, sa akin na, parang extra woods and extra musk. Yun, yes, may konting asim. Not in a bad way naman. Not in a bad way, oo. Ang kinagandahan, doble na performance nito on me. Para itong hinaluan na ng masquerade ito. Parang hinaluan ng masquerade ko, ha? Masquerade. Mas citrus, less marine, less aquatic than the OG. Pero may konting musk, so medyo kumapal siya. Yes, oo. Naging tapos rich. Yung longevity niya ito, magagtagal. Mga 6-7 hours sa akin yan, ng magaganda ang projection. Kung medyo naghahanap kayo sa akin sa experience ko, hindi pa experience lahat, ewan ko sa sa'yo, pero ito ang pinaka-performing na Apodidio sa na-try ko. Tinry ko yan, tinry ko rin yan with ano. De, totoo, yung habit, tinry ko rin. Kasi tinatry ko rin siya sa malakas na eh. So, ang gusto kong matry, pag hinaluan ko ng habit yung malakas, kung nag-iiba yung component, yung amoy niya. So, nung ito, hindi, nag-mix well sa pabango. Oo, kasi may mask na. So, ang ganda nung longevity niya, humaba pa, tapos yung projection niya lumakas. Yeah, naghahanap pa yun ng malapit na malapit pa rin sa OG na Apodidio, pero mas medyo stronger. Stronger. Yeah. Ang pinaka-latest natin ngayon ay perfume. Yeah. Apodidio perfume. Ngayon, nagtataka kayo, itong perfume, perfume din naman siya. To. Oh. So, ang feeling ko, dito nila sinimulan yung pag... Oo, yung pagbago ng packaging nila.
kasi dito nag-start yung frosted eh. Yung mga sumunod, ganito na lahat na itsura. Iba-iba lang yung kulay. So, yan. Ang ganda ng gradient. Yun, no, yung gradient. Black gradient. Bababa, mm-hmm. No? Ang galing. And yes, this is very comparable to the Profumo. Mm-hmm. Except that si Profumo lang is more resinous. Yung incense. Incense. Ah, ah. Ito is brighter Profumo for me. Parang ganun, brighter youthful Profumo. Youthful siya na Profumo. Pero pag untrained nose, pag inamoy mo, walang masyadong difference. Ah, ah. Konting-konti lang. Yeah, kung ito naman ang 'di ba? Ito naman ang advantage naman ito is this is longer lasting on skin and on clothes kasi nga perfume siya. This one talaga mas may concentration niya. Concentrated siya. And it's a much sweeter, more parang more citruses sa loob than the OG. Tapos yun, hindi siya kasing earthy and spicy na nito. Yes. Para siyang gitna nung OG ito, tsaka ito. Gitna ng OG tsaka nito. So kung hindi kayo makahanap nito, it's okay. Okay lang. Ito ang itong ito kunin niyo. Oo. Parang feeling ko nga ito na yung pinalit nila rin doon. Oh, yun na nga. Inalo lang nila, binago lang nilang konti pero basically ito din talaga itong si ano. Syempre dahil nagko-collect ako kaya kinuha ko sila parehas. Perfume. So ako siguro ang rate ko dito. Yan, ranking natin. Gusto ko din 'to eh. Although pinienta ko siya pero akin, bumili ka kasi ng Nishan. Mga 9 out of 10 sa akin to. Uy, 9. Magusto ko siya. Ito pala. Ay, oh, yan. Si Aqua di Jo, EDP naman sa akin, mga 9.5 out of 10. Meron pa rin ako hanggang ngayon. Kasi hindi na ako bibili ng EDP eh. Personally, hindi na ako bibili EDP. Oh, wala. Hindi EDP na. EDP na lang talaga. Pang-collect na lang talaga. Pero nung nakakuha ko ng habit mo, masquerade, lagi ko itong biglang ginagamit. Oo, kasi lumakas eh. Parang modern na ano eh, na OG eh. Scripted yun, ipusan mo siya, biniyara mo siyang sabihin. Guys, hindi, nagamit na talaga yan. Totoo yun. Tsaka guys, pasensya na kayo kung laging out of stock kasi ubus lagi. Oo nga eh. Tsaka hindi kami makapag-produce ng madamihan. Kumbaga, for now, batch by batch muna. Oo nga eh. Abangan nyo. Mag-improve yan. So, gusto ko siyang i-rank. Sige, on my end, para malaman nila. Ang una ko talagang naging ginawa kong signature is ito. Dahil sobrang sarap nga ng amoy niya. Pero kung i-overall ko siya, top 2, top 3. Pwedeng magpalit sila. Basta yung tatlo na yan. So ito, kaya hindi ko na napili kasi ito na yun. Eh. So kung wala ako nito, ito. Yeah. Oh. So yan. Tapos, lahat sila ginagamit ko. Paborito ko sila lahat. Pero itong tatlo lang yung... So, Aqua di Jo Profumo, number 1. Mm-hmm. Tie between 2 and 3 is the Essenza and the Profondo. Profondo. Yes. Kumbaga ko, ibibenta ko sila lahat, itong tatlo yung iwan ko. Tatlo maiwan. Oo, ano. Ikaw, ano sa'yo? Ano? Siguro ang top 3 ko, siguro, Essenza, number 1. Medyo iba atake nito eh, Essenza. Grabe yung Essenza. And then number 2 is, May instinct pa. Ninine mo rin ata yan. Sorry, ulit. Number 1 si Instinct. Ooh, number interesting. Number 2 si Essenza. Number 3 si Lights. Profondo Lights. Oh, Nudge, alam mo na yung mga kinuha ko sa'yo. Gusto ka ni Greg. Pero huwag niyo muna ako message. Nag-a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 -
mag-collect ng ADG. Yun lang, kahit yun lang mga yun, yung sinabi namin yung kunin nyo. Actually, for me, this one. Itong dalawa. Oh, kasi tama. Unang-unang, yes, available siya sa market as of filming this video. Kasi wala na itong mga ito yung iba. The rest are kind of hard to find. So, just two. Perfume and EDP. Basically, nakuha mo na lahat ng scent na nandito. Oh, tama. Oh, mga konting differences lang. Thank you. Thank you, sa guys. Sa pagsama, tsaka sa pagpapahiram nitong line mo na ito. Yes, sa always. Sa venue ko, papasin nyo, hindi ko to kwarto. Okay, this is the Maker's Den in Ortigas. So, lagay ko rin yung address sa description kung gusto nyo. Shoutout nga pala sa GC fam namin, sa fragrance community. Fragrance Unlimited, Elite Fragrances, Elite Unlimited. Thank you, guys. Hindi ko nakakabisa atin makayang pero shoutout sa inyo lahat. Isa lang yan, nandun kami lahat. Lahat na tayo nandun eh. Ayan, guys, so, if you guys like this video, make sure to like, subscribe, and comment down your thoughts about this video. With that said, guys, thank you for watching. See you in the next video. Peace.